Good morning. Albert Einstein was the most famous scientist. Everybody knows him. Everybody knows his formula, even if nobody understands. E equals mc squared. Energy is equal to mass multiplied by the speed of light, 300,000 kilometers per second. That led to the building of the atomic bomb that leveled Hiroshima and Nagasaki. Now Einstein, like many scientists, believed that he could understand the core of reality, that he could predict with their mathematics, with their algorithms, with their calculus. So, when another scientist, good friend also of Albert Einstein, said that the universe is expanding, hindi nakapaniwala si Einstein. He believed in a steady universe. So, sa kanyang formula, nag-imbento na lang siya para kaya lang napatunayan, the universe is expanding. The galaxies are moving away from each other at tremendous speed. Kaya nung si Father, isang paring Belgian, Father George Lemaitre, nagsabi, according to my calculations, the universe started with the Big Bang. Pinagtawanan siya ni Einstein. But later on, Father Lemaitre was proven right when the telescopes became very powerful and they proved that galaxies with hundreds of billions of stars, very large, move away from each other. Hindi nakapaniwala si Einstein. He was misled by his own preconceptions. Ang isa pa, when Werner Heisenberg, quantum physicist, showed that at the heart of reality, at the core, kahit ano pang mathematics mo, kahit ano pang algorithms mo, kahit ano pang calculus mo, unpredictable and uncertain. Maganda pakinggan sa German eh. Unsicherheitsprinzip. Parang German na German. Uncertainty principle. If you know the position of an atom, you do not know how fast it is moving. And if you know how fast an atom is moving, you would not know where it is. You do not know its position. So, at heart, uncertainty rules the whole universe. Hindi mo mapipredict. Sabi ni Einstein, no, God does not play dice with the universe. Gusto niya yung God na integral at saka differential calculus ang ginagamit. He was misled. God does not play dice with the universe. Ang point ko, anong uri ng Diyos ang pinaniniwalaan ni Einstein? Tayo rin. Magtatanong tayo, anong uring Diyos ang pinapaniwalaan natin? Diyos na parang computer? Kasi yung Diyos ni Einstein, he also followed a certain philosopher in the 17th century, Baruch Spinoza. Maraming scientist, ganyan ang kaning Diyos, na pure intellect, parang computer, design the laws of the universe, tapos nagbakasyon na. Hindi na niya pinakaelaman itong mo. So God does not play dice with the universe kasi he could not break his laws. Kailangan predictable, kailangan certain ang ubod ng katotohanan nitong ating sansinoko. Anong sinabi ni Jesus? Hindi Diyos ni Einstein. Our God is the God of life. God ng mga buhay na tao. The God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. The God of Peter, the God of James,
the God of John, the God of Saint Pio of Pietrelcina, the God of Mother Teresa, the God of Saint John Paul II. Iyan ang Diyos na ating pinapaniwalaan. At hindi natin yan nakakalculate. Hindi natin nagagamit yung Diyos na yan. Kasi God of the living. Hindi mo magagamitan ng mathematics. Hindi mo magagamitan ng algorithms. Hindi mo magagamitan ng calculus. Sabi pa nung isang mystic, you meet God, you will be enveloped by the cloud of unknowing. Hindi natin kailan makikilala yan. So during this mass, let us take time to examine anong uri ng Diyos ang ating pinapaniwalaan. Kasi maaring mali. Sabi dito sa Ebanghelyo, you are greatly misled. Kasi yung Sadducees, buo ng isip nila, walang resurrection. Kaya gusto nilang pahiya si Jesus. Yung sa first reading, haba ng first reading, kasi may babae doon na 7 husbands. Yun ang ginamit ng mga Sadducees. May 7 husbands. Eh, pag nag-resurrection, kaninong husband yung babae? Sabi ni Jesus, mali kayo. Doon wala nang kasal, wala nang husband and wife doon. They neither marry nor are given in marriage, but they are like the angels in heaven. They have been misled. Marami din sa atin, kahit Katoliko tayo, we are misled about the kind of God that we believe in. Ayaw pa natin harapin yan. Gusto natin yung madali lang, may mga iba naniniwala yung Diyos ATM. ATM card. Yung maghulog ka ng rosary, minsan 2,000 rosary pa yan. Ang dami hinuhulog nila doon sa ATM na Diyos. Pagkatapos, pag nilagay nila yung pin number nila, babagsak na yung kanilang hinihingi. Tapos magagalit yan. Magagalit yan sa Diyos na tama naman yung aking pin number. Ba't hindi binigay yung aking hinihiling? Maghahanap na yun ng ibang mga relihiyon, maghahanap na ng ibang sekta. We sometimes are greatly misled about the kind of God that we believe in. Yung iba naman, nangungumpisal, napakaliit, kinukumpisal. Hindi nakasalanan yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos nila ay parang pulis. Kaunti lang. Napasigaw ako. Napasigawan ko yung aking maid. Hindi naman tama yun. Pero yung mga maliliit na mga kasalanan, kinukumpisan. Dahil ang kanila, strict judge ang Diyos na binabantayan lang na magkakamali ka so that you will be punished. Lalo na kung hindi mo ipo-forward yung mga letters na nagsasabing magkaka-accident. Ganyan ang Diyos na pinapara. Hindi ganyan ang Diyos natin. Our Diyos, our God, is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He is the God of the living, and He could not be encompassed by our small minds. We could not understand Him. He is covered by the cloud of unknowing. And we have to have faith that He loves us. Hindi gaya nung Diyos ni Einstein na walang pakialam kung tumatangis ka ba dyan. Wala siyang pakialam kung may anak ka na autistic. Wala siyang pakialam kung namamatay ka na dahil sa colon cancer. Ang Diyos natin, mahal ka. Kung meron ka mang colon cancer, may dahilan yan kung bakit niya pinapayagan. And that can be redemptive. Pag nagka-colon cancer ka, yung pain can also pay for your sins and for the sins of the whole world. That is the God of Abraham, that is the God of Isaac, that is the God of Jacob, that is the kind of God that we believe in. Hindi yung kay Einstein, hindi yung ATM na Diyos, hindi yung Santa Claus na Diyos, hindi yung Huwes na Diyos. The God of Peter,
James and John, the God of Padre Pio, the God of Mother Teresa, the God of Saint John Paul II. That is the kind of God that we believe in. So we should pray today that we will not be misled. Umugat tayo sa turo ng simbahan. Upon this rock I will build my church. Huwag tayong magyabang na may doctorate tayo sa mathematics, may doctorate tayo sa astrophysics, na naiintindihan na natin ang Diyos. We have to approach Him humbly and ask Him that we might live, because He sent His Son. Sabi ng Panginoon, Jesus, I have come that you, might have life and have it more abundantly. So if you are living now, ilang taon ka na ba? You are not living the more abundant life. There is something wrong with your faith. You might have been misled about the kind of God that you believe in. Maging mababa naman ang ating kalooban. Hilingin natin sa Panginoon ngayon na ipakilala sa atin yung tunay na Diyos. Yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Jacob, yung Diyos ni Isaac. Yung tunay na Diyos who promised us life that will never end. So as we join the Eucharistic celebration today, offering to the God of Jacob, to the God of Abraham, to the God of Isaac, His own Son, the divine Word made flesh. So if we ask Him, He will give it to us. Show us Your face, O Lord. Sabi ni Moses yan. Hindi mo ako makikita. Ang makakakita sa akin, mamamatay. So, in the darkness of faith, para hindi tayo mamatay, let us ask Christ in the Eucharist. Let us receive His body and blood. Spiritually, kung nanonood lang kayo sa television, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob will bless you. Saan man kayo naroon ngayon, nasa Canada, nasa Dubai, you participate in online masses, God will have mercy on you. But you ask His Son na ipakilala sa inyo yung tunay na Diyos so that we will not be misled.